Pahabol na pagbati po sa inyong lahat ng Mother's Day sa karamihan ng patuloy na sumusuporta sa nag-iisang Barangay Love Stories. At dahil naging buwan ngayon ang pagdiriwang ng mga mommies, nanay o kung ano pa man ang tawag sa inyo, isang espesyal na istorya ang ibabahagi ni Papa Dudot. Tatlong henerasyon ng iba't ibang mukha ng pagiging isang ina. Pero iisa ang hangarin, ang ibigay ang buong buhay nila para sa kanilang mga anak. At sa mga anak na nakikinig ngayon ay may mapupulot din po kayong aral, lalo na kung kayo ay tipong pasaway. Sana by the time na matapos ang sulat na ito ay ma-appreciate ninyo ang inyong mga nanay. Mag-date tayo ngayong buwan ng mga nanay. Ating pagsaluan ng isang kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories No. 1. Where do I start? Dear Papa Dudot, linggo-linggo ay nakikinig ako sa inyong inspirational program na Barangay Love Stories. Ako po si Clarissa, isang single mom. Sa tuwing may kukwento ko ang storya ng aking buhay at ng aking pinagmulan, madalas ay sasabihin nila na pang TV ito. Kaya naman po naisipan kong sumulat sa inyong programa, Papa Dudot, hoping na may maibabahagi akong may katuturan sa libu-libu mong tagapakinig. Tatlong henerasyon po kami ng nanay. Lahat ay may iba't ibang suliranin na pinagdadaanan pero pinilit na malampasan dahil sa mga anak. Ang aking nanay Linda ay panganay sa apat na magkakapatid. Ang aking lolo Dado ay nagtitinda ng sigarilyo habang ang aking lola Lagring ay may gulayan sa palengke. Katuwang niyang nagbebenta roon ang aking nanay at dalawa ko pang tiyahin, sina Chang Rita at Chalolit. Ang bunso at nag-iisa naman nilang lalaking kapatid na si Tito Mando ay madalas lang na naiiwan sa bahay. Dahil sa palengke ay nakakapag-aral silang magkakapatid. Pinalad rin naman ang aking lolo Dado at nakapagsaw din ng lumaon. Ang aking lola Lagring ay sadyang mahigpit. Hindi kasi siya nakapagtapos ng pag-aaral, kaya naman ganun na lang ang pagdanais niyang makapagtapos lahat ng kanyang mga anak. Yan lang ang tanging pamana na pwede kong iwan sa inyo. Madalas daw niyang linya sa mga anak. Dapat makapag-asawa kayo ng mayaman dahil ang tatamad ninyo, wala kayong kaalam-alam sa buhay. Sermon pa nito. Nang minsan daw ay sinubukang tumakas ni Nanay Linda at dalawa pa niyang kapatid. May sayawan kasi sa plaza noon at bilang mga dalaga ay gusto naman nilang makisalumuha sa mga kaidaran nila. Sige na Ate Linda, pumayag ka na. Buong araw naman tayo nagtitinda sa palengke eh. Dapat mag-happy-happy rin tayo, sabi daw ng aking Changrita. Oo nga Ate Linda, at saka hindi naman yan malalaman ni Inang eh. Basta bago siya dumating galing Divisoria, dapat makabalik na tayo dito sa bahay, sabi naman ni Chalolit. Naku ha, ako ang mahambalos nito ni Inang kapag nagkamali tayo. Basta bilisan lang natin ha, sabi ni Nanay Linda. Happy-happy na, pagdiriwang ni Changrita. Pagdating ni Nanay Linda sa sayawan ay maraming familiar faces silang nakita. Mga kasama sa palengke, kaklase at mga kapitbahay. Nako, baka may kwento nila kay Inang na nagpunta tayo dito Rita, pag-aalala ni Nanay. Ako ang bahala sa mga yan Ate Linda. Di na sila makakautang sa kalamansi ko kapag nagkamali sila, pagyayabang ni Chang Rita. Ate, mag-enjoy ka na lang, minsan lang to, sabi ni Chalolit. Sige na nga, bahala kayo. Basta bilisan lang natin, pagpapaalala ni Nanay Linda. Hindi nagtagal, sa sayawan na iyon sa plaza ay nakilala ni Nanay ang aking tatay Bert. Uy, taga dito ka ba? Parang ngayon lang kita nakita eh, sabi noon ni tatay Bert. Talaga? Malamang eh hindi ka nagpupunta sa palengke kaya ganon, sabi ni Nanay Linda. Bakit? Tindera ka doon? Tanong ni tatay Bert. Oo, may gulayan kami doon. Bakit hindi ka makapaniwala dyan? Sabi ni nanay. Talaga kasi parang ang ganda mo para maipwesto sa palengke, sabi ni tatay. Wow, talaga lang ha? Pagtataray ni nanay. Pero deep inside daw noong moment na yun ay parang biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya. At doon sa sayawan sa plaza, nagsimula ang pag-iibigan ng aking nanay Linda at ni Tatay Bert. Dahil nag-enjoy na si Nanay Linda sa company ni Tatay Bert noon ay hindi nila napansin ang oras. Maya-maya lang daw ay may humila ng buhok ni Nanay Linda. Ang lalandi ninyo,
Ang buong akala ko habang naghihirap akong bumili sa divisorya ng mga paninda natin, nagbabantay kayo ng bahay. Galit na sabi ni Lola Lagring. Tama na po, Inang. Nakakahiya. Sigaw ni Chang Rita. Ay wala akong pakialam. Talagang ipapahiya ko kayo dito. Ang lalandi ninyo, sabi ni Lola Lagring. Kung si Nanay Linda ay nakaladkad sa pamamagitan ng buhok, sina Chang Rita at siya lolit naman ay nahambalos ng patpat ni Lola Lagring sa gitna ng kasiyahan na iyon. Hiyang-hiya daw ang nanay at mga tiyahin ko noon. Pero higit sa pagkahiya ay takot ang bumalot kay nanay. Alam niya kung paano magalit si Lola Lagring. Nabubulag si Lola ng galit. Yan naman kahit saan na lang sila tinamaan noon. Proud pa daw ang Lola sa pagsasabing kapag galit ako, kahit saan kayo tamaan ay wala akong pakialam. Kaya matuto kayong sumunod. Kinaumagahan ay nagtinda pa rin sa palengke si nanay. May mga pasa sila noon pero tuloy pa rin sa pagtitinda. Mare, ano bang nangyari dyan sa mga anak mo at puro pasa? Tanong ni Aling Babet, ninang ni Nanay Linda. Ay naku Mare, akalain mo ako nasa divisorya para bumili ng mga paninda. Habang silang tatlo andun sa sayawan sa plaza, nakikipaglandian doon, sabi ni Lola. Andun din naman ang mga anak ko Mare eh. Sayawan ang mga kabataan yun. Sana hinayaan mo na lang, sabi ni Aling Babet. Ay nako, huwag mo akong pakialaman Mare. Alam ko ang ginagawa ko. Buti ang makatikim sila para hindi na maulit, inis na sabi ni Lola Lagring. Magaganyan sila kapag tapos na silang mag-aral. Hindi ko sila pakikialaman kapag nakatapos sila, patuloy ni Lola. Nang maubos na ang paninda ay nauna nang umuwi ang magkakapatid. Pagdating ni nanay sa gate ay nakita niya si Tatay Bert at iba pang mga kaibigan nito. Uy, kumusta? Nanay mo ba yung kumaladkad sa inyo kagabi? Tanong ni tatay. Umalis na kayo dito. Kapag naabutan pa kayo ni inang, madadagdagan pa itong mga pasa ko, sabi ni nanay. Grabe naman yung, anong tawag mo inang? Grabe ha? Nasa kolehiyo ka na hindi ba? Tanong ni Tatay Bert. Dapat, hinahayaan naman niya kayong magsaya at saka matanda ka na no. Pero pakaramdam ko, ang tingin niya sa inyo elementary pa rin eh. Patuloy na pagsasalita ni tatay. Salamat kung concerned ka pero papasok na ako ng bahay. Salamat ulit. Matamlay na sagot ni nanay. Saglit, sabi ng tatay sabay hawak ng maninanay. Naku, huwag mo kong hawakan, baka dumating si inang. Kakalbuhin ako nun. Pag-aalala ni nanay sabay tanggal ng kamay ni tatay. Aalis lang ako dito Linda kapag hahayaan mo akong manligaw sa'yo. Mabilis na sabi ni tatay. Baliw ka ba? Kagabi mo lang ako nakita eh, ligaw na kaagad. At saka hindi pwede. Baka habulin ka lang ni inay ng itak kapag ipinilit mong manligaw dito sa bahay, sabi ng nanay kay tatay. Ako nang bahala dun. Kung papayagan mo lang ako, pangungulit daw ni tatay. Ay naku, bahala ka. Papasok na ako sa bahay, bye. Sabay talikod at pasok sa loob ng bahay ni nanay. Di nga nagbibiro ang tatay noon. Talaga nanligaw siya sa bahay kahit na pinagtatabuyan siya ni Lola Lagring. Lalo niya tuloy nabihag ang puso ni nanay. Nang minsang pumunta si tatay sa bahay ay natsyempohang wala si Lola Lagring. Kumusta ka na Linda? Tanong ni tatay. Okay lang ako. Huwag ka nang pupunta dito. Palagi ka lang napapahiya ni inang eh, sagot ng nanay. Paano na kita liligawan? Tanong ng tatay. Hindi mo na kailangan manligaw Bert, matamlay na sagot ni nanay. Ah ganun ba, sige, naiintindihan ko. Aalis na ako ha, malungkot na tugon ni tatay. Hindi mo na kailangan manligaw Bert kasi sinasagot na kita, mabilis na sagot ni nanay. Napahinto ang tatay. Malamang ay naguluhan siya sa mga sumunod na sinabi ni nanay. Hinalikan niya ang kamay ng nanay at todong ngiting lumayo kay nanay. Lumipas sa mga araw mula nang naging magkasintahan sila nanay at tatay. Patago silang nagkikita at sinusundo ni tatay ang nanay sa eskwelahan at naghihintay na lang sila pagdating sa kanto ng kalsada ni nanay. Pero dahil malakas ang radar ni Lola ay nalaman niyang may kasintahan na ang nanay.
Aling Lagring. Nakita ko po yung panganay ninyo kahapon ah, kasama yung tambay na si Bert. Sila na ba? Tanong ni Amparo, isa sa mga tindera sa palengke. Sino? Yung maitim? Tanong ni Lola. Hahaha, maitim ba si Bert? Opo, yun nga. Yung anak ni Madam Chona. Hindi po ata nag-aaral yun eh. Natatawang sagot ni Amparo. Ang walang hiya, kahapon mo nakita. Malilintikan niyang si Linda sa akin. Pag uwi niya, lagot yan sa akin. Galit na sabi ni Lola. Naku, hindi pa alam ni Aling Lagring. Pabulong na sabi ni Amparo kay Aling Babet. Ewan ko ba kasi kung ilang ano o ng baboy yung pinakain sa'yo eh. Saksakan ka ng daldal. Kawawa naman yung inaanak ko. Pag-aalala ni Aling Babet. Pagdating sa bahay ni Linda ay sinanubong siya ng sampal ni Lola Lagring. Bakit po inang? Naiiyak na tanong ni nanay. Ang landi mo rin talaga no? Kasintahan mo na ba yung maitim na pumunta dito? Yung anak niyang nagpapautang na si Aling Chona. Sumagot ka. Huwag kang magsinungalin. May nakakita sa inyo, malandi ka talaga. Tuloy-tuloy na pagsasalita ni Lola Lagring habang sunod-sunod ang sampal at sabunot kay nanay. Mas pinili na lamang ni nanay na manahimik. Wala rin naman siyang magagawa. Ang mga sumunod na araw ay sadyang nagpahirap kay nanay. Hindi siya pinapasok ni Lola sa eskwelahan. Palengke bahay lang ang ruta niya noon. Nang minsan ay natsyempohan ni tatay ang nanay. Galing ang nanay sa palengke noon. Linda, mag-usap naman tayo. Pilit ni tatay. Hindi ako papayag na. Basta ka na lang lumayo sa akin. Magtana na lang tayo. Pwede ka naman sa bahay eh. Sa bahay ka tumuloy. Pagkukumbinsi ni tatay. Sa inyo? Tapos? Hindi ka na nag-aaral? Niwala kang ang trabaho eh. Anong mangyayari sa atin kung sasama ako sa'yo? Inis na sagot ni nanay. Huwag kang mag-alala. Makakahanap ako ng trabaho. May connection naman si mama eh. At saka habang wala akong trabaho, siya muna ang bahala sa atin. Ang importante, magkasama tayo. Ayaw mo ba nun? Pilit ng tatay. Naguguluhan ako Bert eh. Hayaan mo na lang muna ako mag-isip. Umalis ka na. Nangihinang sabi ng nanay. Basta babalik ako bukas. Susunduin na kita. Hindi tayo mapaglalayo ng inang mo. Matapang na sabi ng tatay. Gulong-gulo ang isip ni nanay na ang gabing iyon papadudot. Pero natakot ang nanay ko na kung hindi siya papayag sa gusto ng tatay, hindi na siya makakakita pa ng tulad niyang mamahalin siya ng tunay. Sakal na rin siya kay Lola Lagring. Kaya naman pagbalik ng tatay noong sumunod na araw ay sumama na rin sa kanya si nanay. La ay nagtana na. Malaki ang bahay ni tatay pero marami rin silang magkakapatid. Ang ilan pa sa mga nakakatanda niyang kapatid ay may asawa at mga anak na. Pero sa bahay pa rin ni Aling Chona nakatira. May kaya sa buhay sina tatay pero wala silang kasambahay. Kaya naman bilang pakikisama ay si nanay ang naglilinis ng bahay. Natigil na rin siya sa pag-aaral. Hindi nagtagal ay nabuo rin ako papadudot. Nung ipinagbubuntis ako ng nanay ay mas naging close sa kanya ang Lola Chona. Ang closeness nilang iyon ang nagtulak sa panganay ni tatay para pagmalupitan si nanay. Ayaw niyang may ibang nakikisalo sa pagmamahal ng Lola Chona. Madalas na pagbuhatan ng kamay ng ate ni tatay ang nanay. Nung minsan ginantihan ng nanay ang ate niya ay gumante ng sampalang bayaw ni tatay. Lang pa ang tatay, wala siyang magawa tuwing sinasaktan ng ate niya si nanay. Pabigat lang kasi sila at hindi tinupad ng tatay Bert ang kanyang pangako magtatrabaho dahil inuna nito ang barkada. Gusto himang umalis ng nanay ay wala na siyang mababalikan pang pamilya. Nang makipagtanang kasi siya kay tatay ay lumipat na rin ng bahay sina Lola Lagring. Hindi niya alam kung saan sila pumunta at noong panahon na iyon, ang pakiramdam ni Nanay Linda ay nabagabag na siya sa kanyang mga ginawa. Hindi ko dapat sinuway ang inang, pinaparusahan tuloy ako ngayon, sabi niya sa kanyang sarili. Matapos akong isilang ni Nanay ay sinubukan niyang mangibang bansa. Nagpatulong siya kay Lola Chona at hindi nagtagal ay nakaalis ang nanay at nakapagtrabaho. Pinapadala niya ang pera kay tatay na noon naman ay patuloy sa pagiging tambay. Nang umuwi ang nanay ay wala si tatay sa bahay. Nang makita rin daw niya ako ay awang-awa siya sa akin dahil napakadungis ko daw at napakapayat.
Pagdating ng tatay ay wala ito sa sarili. Mama, ano pong nangyayari kay Bert? Parang wala po siya sa sarili. Tanong ng nanay kay Lola Chona. Naku anak, gumagamit daw yung asawa mo. Ayaw namang umamin sa akin pero may mga kakilala akong nagsasabi. Alalang-alalang sabi ni Lola Chona. Kinausap ni nanay ang tatay. Umamin ito sa kanyang gumagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Nalulungkot kasi ako Linda eh. Ayokong wala ka sa tabi ko, sabi ng tatay. Hindi oobra na parehas tayong walang trabaho. Paano si Clarissa? Kung nagbabanat ka lang sana ng buto eh, hindi ko na kailangang umalis, sabi ng nanay. Sinisisi mo ba ako? Ako ang pabigat? Anong gagawin ko? Hindi ako tumatagal sa trabaho eh. Pabalang na sagot ng tatay. Wala ka nang trabaho, pasaway ka pa. Yung kinikita ko, hindi ko yung pinanghihirapan para sa'yo at sa mga barkada mo. Maghiwalay na lang kaya tayo. Total eh, wala naman ako napapala sa'yo eh. Galit na sagot ni Nanay Linda. E di sige. Bumalik ka dun sa inang mo nang walang ginawa kundi saktan ka. At saka sa palagay mo ba, itatanggapin ka pa nun? Asa ka? Babalik ka rin sa akin. Matapang na sabi ng tatay. Mabuti na yung inang ko na manakit sa akin kaysa ibang tao. Wala ka namang karapatan at mas gugustuhin kong makasama ang pamilya ko kaysa maghirap ako sa piling mo. Buong tapang na sagot ng nanay. Sige, umalis kayo. Umalis kayo. Wala akong pakialam, layas. Nagwawalang sabi ng tatay. Oo, aalis talaga kami dito. Ito yung dapat na matagal ko nang ginawa. Ang iwan ka. Buong tapang na sagot ni Nanay Linda. Bitbit ako at ilang mga gamit ay umalis kami ni Nanay sa bahay ni Tatay. Mahigit isang taon pa lamang daw ako noon at iyak ng iyak na para bang alam ko na ang mga nangyayari. Nang matunto namin ni Nanay ang bagong tirahan ni Lola Lagring, si Lolo Dado ang sumalubong sa amin. Linda, ikaw ba yan anak? Tuwang sabi ni Lolo Dado. Itang, naiiyak na sabi ni Nanay. Lagring, andito si Linda, kasama ang apo natin. Buong saya na sabi ni Lolo Dado. Pinapasok kami ni Lolo Dado kahit na hindi pa lumalabas si Lola Lagring. Pagpasok daw sa loob ng bahay ay hindi kumikubo si Lola Lagring. Lagring, ano ka ba? Andito na si Linda oh, kasama ang apo natin. Naku, napakaganda naman, masayang sabi ni Lolo. Inang, patawarin niyo po ako. Bigkas ni Nanay Linda pero wala pa rin kibo si Lola Lagring. Ay naku, bahala kayong mag-usap dyan. Basta akin ang apo ko. Sabay kuha daw sa akin ni Lolo Dado mula kay Nanay. Anong pangalan ng aking magandang apo? Tanong ni Lolo. Clarissa po itang, sagot ng Nanay. Halika nga kay Lolo apo, hayaan natin sila dito. Sabay kuha sa akin ni Lolo Dado para ipakita sa aking mga tiya at tiyo. Niyakap ng Nanay Linda si Lola Lagring. Patawarin niyo po ako inang. Sana po matanggap niyo pa rin kami dito ni Clarissa. Nagsisisi na po ako, sabi ng nanay habang walang tigil sa pag-iyak. Kung ipapangako mong magtitino ka na, alang-alang sa apo ko ay pwede kang manirahan dito, sabi ng Lola Lagring. Maraming salamat inang, ipinapangako ko po, salamat inang. Buong sayang sabi ni Nanay Linda. Pagkalipas ng ilang linggo ay biglang sumulpot sa bahay si Tatay Bert at Lola Chona. Magandang umaga po, sambit ni Lola Chona. O pasok kayo, sabi ni Lolo Dado. Sino yan Dado? Tanong ni Lola Lagring. Pagkakita ni Lola Lagring sa mag-ina ay biglang umasim ang mukha nito. Anong meron? Bakit kayo napasugo dito? Malamig na tanong ni Lola Lagring. Eh kasi Aling Lagring eh, gusto sanang kunin ni Bert ang mag-ina niya. Marahan na sagot ni Lola Chona. Kuhanin? Ano yung mag-ina? Kagamitan? Inis na sambit ni Lola Lagring. Kukuhanin ko na ang mag-ina ko. Sigurado naman akong pagbubuhatan nyo lang sila ng kamay dito eh. Pabalang na sagot ni Tatay Bert. Naku, pasensya na kayo dito kay Bert, Mang Dado, Aling. Hindi pa man tapos si Aling Chona sa sasabihin niya ay lumabas na si Nanay sa sala. Oh, ano pong ginagawa nyo dito, Mama? Gulat na sabi ni Nanay sabay mano kay Lola Chona. Sumama na kayo ni Clarissa sa amin. Uuwi na tayo sa bahay, sambit ng tatay. Hindi kami sasama sa iyo.
Malumanay na sagot ni nanay. Huwag mo nang pag-initin ang ulo ko. Mag-impake ka na at sasama kayo sa akin. Sigaw ni tatay. Eh basos naman pala talaga ito eh. Lumayas ka sa pamamahay namin ngayon din. Pasigaw na sagot ni Lola Lagring. Huwag kayong makialam dito. Away namin mag-asawa to. Linda, kapag hindi ka sumama, magwawala ako dito. Pagbabanta ni tatay. Anak, ano ka ba? Huminahon ka. Nag-uusap na tayo ah. Mahinang sabi ni Lola Chona. Ang usapan natin mama, tutulungan mo kung makuha sila ulit. Yun ang usapan. Linda, kilos na. Uuwi na tayo. Patuloy na pagsigaw ni tatay. Sige na, sige na. Huwag ka nang magwala. Nakakahiya kay inang at kay itang. Pabulong na sambit ni nanay. Bilisan mo na dahil hindi ako titigil dito hanggat hindi ka nag-iimpake. Pagbabanta ng tatay. Eto na, eto na. Kukunin ko na si Clarissa. Tarantang sambit ni nanay habang papunta ng kwarto. Nagwagin ang araw na iyon si tatay Bert. Wala na nagawa ang nanay kundi sumama sa kanya dahil sa pagkakapahiyakin na Lolo Dado at Lola Lagring. Papadudod sa aming pagbalik sa bahay ni Lola Chona ay balik sa pagiging alila ang nanay Linda habang ang tatay Bert ay buhay binata pa rin. Walang trabaho, pabigat sa pamilya at puro bisyo. Takot ang Lola Chona kay tatay kaya naman wala rin itong magawa. Mama, tulungan niyo po ako. Kailangan ko pong makapagtrabaho muli. Kawawa po ako sa anak ninyo. Paiyak na sabi ng nanay Linda nang minsang masolo niya si Lola Chona. Naiintindihan kita anak. Ako ang gagawa ng paraan. Yan lang ang maibabayad ko kapalit ng kawalang hiyaan ng anak ko sa inyong mag-ina. Pagpasensyahan mo na rin ako ha. Ayaw ko nang makipagtalo pa kay Bert. Iba na siya. Hindi na siya ang dating Bert na anak ko. Pero wala akong magagawa. Hindi ko siya pwedeng ipagtabuyan dahil kahit na anong sabihin, anak ko siya. Pasensya ka na Linda. Naiiyak na sagot ni Lola Chona. Maraming salamat po mama. Tulungan niyo po ako. Alang-alang sa apo ninyo. Pagtatapos ni Nanay Linda. Hindi nagtagal papadudot ay nakalis muli si Nanay Linda. 2 taon na daw ako noon papadudot nang minsang mapadaan si Chalolit sa tapat ng bahay ni Tatay Bert pagkatapos ng klase. At doon sa labas ay nakita niya ako nag-iisa at kumakain ng lupa. Alam daw niyang kagagalitan siya ni Lola Lagring pero hindi na niya yon ininda. Ang importante raw sa kanya sa oras na iyon ay makuha ko dahil alam niyang hindi maayos ang aking kalagayan sa bahay na iyon. Pinulot ako ni Chalolit at dali-dali siyang lumayo sa bahay ni Tatay Bert na parabang isang magnanakaw. Muli ako tinanggap ni na Lola Lagring at Lolo Dado. Wala pang cellphone o email o chat noong mga panahon na iyon, Papa Dudot. Kaya naman tape recording ang pinapadala ni Chalolit at Lola Lagring kay Nanay Linda. Ate, kinuha ko na si Clarissa. Andito na siya sa amin. Tama lang palang pinasilip mo itong si Clarissa sa akin. Kawawang kawawa itong anak mo doon. Nakita ko sa labas ng bahay kumakain ng lupa. Huwag mo na itong ibabalik doon ha. Nahirapan ako sa pagkuha eh. Akala pa nga na makasakay ko sa jeep eh. Anak ko siya. Naka-uniform pa kasi ako na binitbit ko itong si Clarissa palayo sa bahay ni na Bert. Pagsasalaysay ni Chalolit kay nanay gamit ang radyo na may tape recorder. Pinacheck up ako ni na Lola Lagring nang dumating ang unang padala ni Nanay Linda. Mahina daw ang aking baga at kailangan akong purgahin. Binili ako ni Lola Lagring ng lahat ng kailangan upang ako ay gumaling. Ang sumunod na uwi ni nanay ay sa bahay ni na Lola Lagring. 4 na taong gulang na ako noon at masaya ang nanay Linda na makita ako. Malaki daw ang tinaba ko. Inang, salamat po sa pag-aalaga ninyo kay Clarissa, sabi ng nanay. Basta ba magpapakatinuka at magpapadala ka ng pera para sa anak mo, eh wala tayong magiging problema, sagot ni Lola Lagring. Hindi tumigil ang pag-alis ng bansa ni Nanay Linda. Nang lumaon ay lumaki na rin ang padala niya kay Lola Lagring, kaya naman nakatulong ito para pag-aralin ng iba pang kapatid ni Nanay. Linggo-linggo ay tumatawag si Nanay sa kapitbahay naming may landline at nakikisuyo na makausap kami. Noong mga panahong yon, kasi Papa Dudot, iilan lang ang nakaka-afford ng landline phone dahil mahal ang monthly fee. Ito rin yung unang panahon na uso pa ang party line.
Nagsimula ako mag-aral sa isang private school pagtungtong ko ng 4 na taong gulang, Papa Dudot. Si Lolo Dado, dahil hindi nag-abroad ay ang aking tagahatid at tagasundo. Si Lola Lagring naman ay tumigil na rin sa pagtitinda noon sa palengke. Naging tagarasyon na lamang siya ng gulay sa ilang kilalang Filipino restaurant noon. Sa aking pagkamulat, Papa Dudot, ay naroon ang aking pagtataka. Bakit kapag may okasyon sa eskwelahan ay kasama ng aking mga kaklase ang kanilang nanay at ang tatay nila? Bakit ako ay walang kinikilalang tatay kung hindi si Lolo Dado? Medyo nararamdaman ko kakulangan noon, Papa Dudot, pero hindi ako kinain ng aking pagkalungkot dahil nag-uumapaw ang pagmamahal sa akin ni Lola Lagring, Lolo Dado, Tiyang Rita, Chalolit at Tito Mando. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng ibang kasintahan ang Nanay Linda, foreigner. At bago ako magpitong taong gulang ay umuwi sila sa Pilipinas. Anak, meet Uncle Fred, pagpapakilala ng nanay. Oh, you can call me Tatay. I would love that. Slang na sabi ng kasintahan ng aking nanay. Bilang hindi ko nakamulatan ng aking tatay Bert, hindi naging mahirap para sa akin ang pagtanggap kay Tatay Fred. Isang magarbong handaan ang naganap noong aking 7th kaarawan. Hindi ko makakalimutan ang aking sinabi noon, Papa Dudot. May entrance naman po na dadaanan lahat ng bisita, hindi ba? So kapag walang regalo, bawal ang pumasok ha. Ako pa ang magbabantay sa entrance. Biro ko sa aking Lola Lagring na agad namang nagalit sa akin. Tumigil ka nga, bata ka. Kung ano-ano mga sinasabi mo dyan, masama yun ha, sabi niya. Biro lang naman po, Lola. Pero kung pwedeng totoo, mas masaya. Ang dami kong gifts for sure, sabi ko. Wala akong mairereklamo noon kay Tatay Fred. Naramdaman kong itinuro niya talaga akong isang tunay na anak. Madalas siyang nakikipaglaro sa akin at kung minsan pa nga ay ipapaalam niya ako kay nanay para ipasyal sa mall. Sa unang pagkakataon, Papa Dudot, ay naramdaman ko ang saya ng pagkakaroon ng tatay. Masaya rin pala kahit na hindi ko siya tunay na ama. Ramdam ko ang pagmamahal niya para sa akin. Lumipas ang ilang buwan at nagpakasal na rin si Nanay Linda at Tatay Fred sa simbahan. Masayang masaya si Lola Lagring at Lolo Dado dahil naikasal na rin ang kanilang panganay sa simbahan. Maraming bisita, para bang sobrang yaman namin. Sina Lolo at Lola ay naninilaw rin sa kanilang mga gintong alahas. Sa reception may combo, may pool, may yelo na inukita ng kawangis ng mukha ng isang babae at lalaki at maraming pagkain. Bata pa ako noon, Papa Dudot, kaya naman wala akong ibang ginawa kung hindi ang tumakbo at maglaro. Hindi nagtagal ay nagdalang tao si Nanay Linda. Naging bugnutin siya noon at madalas akong pagalitan. Bilang bata, hindi ko napapansin na may mga araw na palang hindi umuwi sa bahay si Tatay Fred. Isang araw, dumating si Tatay Fred kasama ang kaibigan nila ni Nanay Linda. Agad tumungo si Tatay at Nanay sa kwarto. 5 buwan ang buntis noon si Nanay sa aking kapatid. Nagkaroon ng kaunting kumosyon sa kwarto ni Nanay at Tatay nang marinig naming sumisigaw ang Nanay Linda. Agad na tumungo si Lolo Dado at Tito Mando sa kanilang kwarto at ang mga sumunod na nangyari ay nagdulot kay Nanay Linda ng lubos na pagkalungkot. Simula noon ay hindi ko na muling nakita pa si Tatay Fred. Mula sa mga pagkukwentuhan ng aking mga tiyahin at Lola Lagring ay alam ko ng babae si Tatay Fred at mas pinili na lamang nilang pareho ni Nanay na maghiwalay. Kawawa naman ang kapatid ko. Hindi pa man siya pinapanganak ay wala na siyang ama. Pagkalipas ng ilang pambuwan ay pinanganak na ni Nanay ang kapatid kong si Luis. Malaking bata si Luis, kaya naman si Sarian si Nanay noon. Pag-uwi nila mula sa ospital ay agad kong sinilip ang aking kapatid. Ang sarap kagatin ng pisngi niya, ang taba kasi. Matapos ng ilang buwan, Papa Dudot, ay muling umalis ng bansa ang Nanay Linda. 2 na kasi kami noon, kaya naman mas mabigat ang gastos. Ikaw na ang bahala sa kapatid mo, anak, ha? Pasensya ka na. Aalis na naman ang nanay. Kailangan ko kasing magtrabaho. Magpapakabait ka, ha? Habili ni nanay habang ako ay wala namang tigil sa pag-iyak noon. Lumipas ang mga araw, buwan at taon, Papa Dudot.
Pero hindi pa rin umuwi ang nanay. Patuloy lang siya sa pagtawag linggo-linggo, pagpapadala ng pera at pagbabahagi ng mga items mula sa ibang bansa. Pero wala namang nanay na dumarating. Nakaluwag-luwag lalo si Lola Lagring nang matapos ng mag-aral, sina Chang Rita, Chalolet at Tito Rigor. Nakakuha rin naman sila ng mga trabaho pagkatapos ng mag-aral. Yun nga lang, binalas din ang asawa ni Chang Rita at Chalolet. Pareha silang niloko ng asawa. Kahit na mahirap ay mas pinili na lang nilang makipaghiwalay. Ang dalawang anak na babae ni Chang Rita at isang lalaking anak ni Chalolet ay iniwan din nila kay Lola Lagring at Lolo Dado dahil kinailangan din nilang mangibang bansa para makapagtrabaho. Ang mga pinsa naming ito ay kasama namin ni Luis sa paglaki, kaya naman para na rin namin silang mga kapatid. Kami ang isang example ng tinatawag nilang extended family, Papa Dudot. All in, may lolo, lola, mga anak at mga apo. At masasabi kong masaya ang ganitong kalaking pamilya, Papa Dudot. Hindi namin nararamdaman na may kulang sa bawat isa sa amin. Kasi alam naming, we are one happy family. Sa aming paglaki, Papa Dudot, ay hindi nagbago si Lola Lagring. Mahigpit pa rin siya. Mga linya niya noon kina nanay ay sinasabi pa rin niya sa aming magpipinsan. At bilang panganay sa lahat ng apo, ako ang nakatokang magdisiplina sa aking mga pinsan sa tuwing umaalis sina Lola Lagring at Lolo Dado. Bilang isang bata, may mga pasaway moments din ako. Madalas ay paluluhorin ako ni Lola Lagring at patuloy na sisigawan. Aba, sino bang pinagmamalaki mo, tatay mo? Sige, gusto mo ibigay na kita ron. Nang makita mo kung gaano kaganda ang buhay mo ngayon, madalas niyang sambit. Alam kong galit lang si Lola Lagring kaya niya yon nasasabi sa akin. Pero ang hindi ko maintindihan, Papa Dudot, ay kung paano niya nasabing pinagmalaki ko ang tatay ko eh ni hindi ko pa nga siya nakikita. Ni hindi ko nga alam kung anong pangalan niya, so bakit kailangang lagi siyang kasama sa sermon ng aking Lola Lagring? Lumipas ang mga taon, Papa Dudot. Hindi ko naranasang magpunta man lang sa mall na kasama ang mga kaibigan ko o kaya isumama sa kanilang mga lakad kapag weekend. Hindi ako marunong mag-commute noon at tumawid ng maayos dahil hatid sundo ako. Para akong anak mayaman kahit na hindi naman. Sadyang mahigpit lang ang aking Lola Lagring. Kahit sa pagpili ng aking school for college, si Lola Lagring ang nasunod. Si Lola kasi may ugaling siyang dapat ang masunod. Never siyang magiging mali. Kaya wala kang choice kung hindi ang sumunod na lamang. Kung iisipin mo, wala namang mawawala o mangyayaring masama kung susundin mo siya. At sigurado namang kapakanan lang namin ang iniisip niya. Pagdating ko sa kolehiyo, doon ako nakaranas ng konting kalayaan. Naalala ko pa nung unang makarating ako ng mall na kasama ang aking mga kaibigan. Wow! Ganito palang feeling kapag hindi grandparents mo ang kasama mo sa mall. Amazed kong sabi. For real? Nakakatawa ka naman, Clarissa, oh. Pagbibiro ng aking mga kaibigan. Pero para sa akin, Papa Dudot, alam kong yun na ang bagong yugto ng aking buhay. Huwag ka munang magbo-boyfriend, Clarissa, ha? Kakalbuhin kita. Magtapos ka ng pag-aaral mo. Pag natapos ka, wala na akong pakialam sa'yo. Madalas na paalala ni Lola Lagring. Sinabi ko na lang na paalala, Papa Dudot, pero pwede mo ring isipin na more of pagbabanta ang mga linyang iyon ni Lola. Pagdating ko ng second year college ay muli ko nakita ang aking kaibigan noong high school, si Jonathan. Campus heartthrob noon si Jonathan, pero marahil dahil sa pagbibinata ay medyo nabawasan ang kanyang kagwapuhan. Clarissa, kumusta ka na? Doon ka pa rin ba umuuwi? Kumusta na si Lola Lagring at Lolo Dado? Ay saglit, mag-isa ka lang? Sunod-sunod na rat-rat ni Jonathan. Grabe, ang dami mo ng mga sinabi. Eh papaano kung hindi ako yung Clarissa'ng sinasabi mo? Pataray kong sagot. Ay hindi ako pwedeng magkamali, lalo na ngayon nagsalita ka na. Maricel Soriano lang eh, taray queen pa rin. Sabay yakap sa akin ni Jonathan. Uy, sabay tula ko sa kanya. Umayos ka nga, nakakahiya ka, baka isipin nila eh, PDA tayo. Naka-uniform pa naman tayo. Pabulong na sabi ko. Oo na, sorry na. Masaya lang akong makita ka eh.
ang aking taray queen friend. Volleyball player ka pa rin ba? Laki pa rin ang hita mo eh. Biro ni Jonathan. Yanghiya naman ako sa mukha mong tadtad ng pimples, pangasar ko. Ay, wag na yung part na yon. Affected ako eh. Nasaan ba kasi sina Lola Lagring at Lolo Dado? Biglang change topic ni Jonathan. Wala. Ako lang. Pauwi na rin ako eh, sagot ko. Wow! Totoo ba yan? Meaning marunong ka nang mag-commute? Sakto na sa bababaan mo ang pagpara mo? Marunong ka nang tumawid? Tao ka na? Sunod-sunod namang mga pang-aasar ni Jonathan. Sino ka nga ulit? Tanong ko. Eto naman no, joke lang. Sabay na tayo. Pauwi na rin ako eh. Alok ni Jonathan. Sige, basta libre mo ah, biro ko. Sus, yun lang eh. Halika na. Sa pagkikita naming iyon, nagsimula ang mas malalim pa naming samahan ni Jonathan, Papa Dudot. Hindi ko expected pero naramdaman naming higit pa sa pagkakaibigan ang aming nararamdaman ng lumaon. At nang ligaw na nga sa akin si Jonathan, Papa Dudot. At dahil matagal ko na siyang kaibigan, ay hindi na rin nagtagal ang kanyang panliligaw. Kilala ko naman siya eh, at alam kong higit sa kaibigan na rin ang aking nararamdaman para sa kanya. Nanatiling lihim kay Lola Lagring ang aming relasyon ni Jonathan. Alam kong nakakaramdam si Lola pero hanggat wala siyang nakikitang pruweba ay hindi siya magwawala. Pero nasabi ko iyon kay nanay. Alam niya, kaya naman hindi na ganong kabigat ang pakiramdam ko towards sa relasyon namin ni Jonathan. Nang lumaon ay madalas na kaming magtalo ni Jonathan. Madalas ay dahil sa paninigarilyo niya. Kung minsan naman ay ang mga hindi niya pagpasok sa araw ng exam dahil sa kalasingan niya. Kung hindi siya puyat dahil sa inuman, puyat siya dahil sa paglalaro ng computer game. Ayusin mo nga ang buhay mo, Jonathan. Kawawa naman ang nanay mo. Panganay ka pa naman. Dapat ikaw ang nasasandalan niya. Ikaw pa tong pasaway. Sermon ko. Alam mo, ganito ako eh. Kaysa mag-away tayo na mag-away, tanggapin mo na lang ako. Nanay ko nga tanggap na ganito ako eh. Daig mo pang nanay ko. Sabi ni Jonathan. Mahal kita kung ano ka. Pero that does not mean nahahayaan kita kahit na alam kong makakasama sa'yo yun. Bahala ka na nga. Pagtatapos ko. After ng conversation na iyon ay pinabayaan ko na siya. Napagod na rin siguro ako, Papa Dudot. Tama naman siya. Hindi niya ako nanay. Matapos ng maraming taon ay umuwi na rin si nanay. Fourth year na ako noon. Magpapahinga na raw si Nanay Linda dahil ako na ang magpapaaral kay Luis. Masaya naman kaming magkapatid, lalo na si Luis. First time niya kasing mayakap at makausap ng personal si Nanay Linda at inamin din ang nanay na kaya siya umuwi ay wala na siyang makuhang trabaho. Matanda na raw kasi siya at pinakiusapan na lang niya si Chang Rita na sagutin muna ang mga gastos ko habang si Chalolit naman ang bahala muna kay Luis. Nauso na noon ang call center jobs, Papa Dudot. Nakita ko magandang opportunity yon para maranasan ang maging working student. And at the same time ay kumita ng extra para kay Nanay Linda. Nais kong suklian lahat ng paghihirap niya para sa aming magkapatid. Alam kong hindi naging madali ang lumayo ng matagal pero kinaya niya para sa amin. Proud ako kay Nanay. Hindi siya nawala ng pagpupursige sa kabila ng mga kabiguang naranasan niya. Masinisip niya ang kinabukasan naming magkapatid bago ang sarili niyang nararamdaman. Sana maging tulad ako ni Nanay. Sana maging mabuti rin akong ina sa mga magiging anak ko. Madalas kong dasal yon, Papa Dudot. Nakuha ko sa call center noon, Papa Dudot. Either graduate or may experience lang daw ang kinukuha nila pero dahil may potential ako ay they hired me. Pero matinding pakiusapan ang nangyari sa amin ng NR head, Papa Dudot. Concerned siya na baka hindi ko matapos ang pag-aaral ko kung kukunin niya ako. You have nothing to worry po. I have a light schedule this semester so I won't have a hard time pagkukumbinsi ko sa kanya. Okay, but I need to see your schedule first. After which, I shall decide on whether to hire you or not, sambit ng HR head. Masaya pala ang feeling na hindi mo na kailangan humingi ng baon sa nanay mo, Papa Dudot.
Ako na rin ang sagot sa mga school projects ko at nakakabili na rin ako ng mga pasalubong para sa bahay tuwing sweldo. Ang sarap ng pakiramdam kasi pinaghirapan mo at nakabawas ka sa bigat ng iba. Ang galing mo namang Clarissa. Kinakaya mo yan, sambit ni Alistair, isa sa mga malapit kong kaibigan. I'm sure your mom is proud of you, Clarissa. If I were your mom, I will be truly grateful for having a responsible daughter like you. Sabi naman ang isa sa mga inspirasyon kong professor na si Miss Pinky. Nakakataba ng puso, Papa Dudot, and it helped me reach for more. Pero hindi naging madali ang second semester ko, Papa Dudot. Hindi ko na kinaya dahil araw-araw na ulit ang pasok ko sa eskwela. Bumagsak ang katawan ko dahil sa puyat at pagod. Isang araw, I decided to resign. Gagraduate na rin naman ako, hindi magtatagal ay magtatrabaho na ako. Sabi ko sa aking sarili. Isang araw pag uwi ko mula sa eskwela ay nagulat ako sa tinanong sa akin ni Lola Lagring. Buntis ka ba? Tanong niya sa harap ni Nanay Linda. Ano po? Sagot ko. Sabi ko kung buntis ka ba? Ulit ni Lola Lagring. Hindi po, sagot ko. Yung totoo anak, sabi ng nanay. Ano po bang nangyayari? Hindi nga po eh, litong sagot ko. Ay naku Linda, buntis yan ako. Alam ko buntis yung si Clarissa. Paninigurado ni Lola Lagring. Kinausap ako ni Nanay Linda. Anak, sabihin mo na sa akin ang totoo. May nangyari ba sa inyo ni Jonathan? Malumanay na sabi ni Nanay Linda. Nanay, sorry po. Opo. At napapikit sabay hawak sa ulo ang nanay. Pero hindi ko rin po talaga alam kung buntis po ako eh. Wala po talaga akong clue. Worried kong sagot. Naku naman anak ko, hindi ka nag-iingat. Hindi bale, sasamahan kitang magpa-check up bukas. Sabi ng Nanay Linda. Kinaumagahan ay palis na kami ng bahay nang dumating si Lola Lagring mula sa palengke. Saan kayo pupunta? Tanong ni Lola. Magpapa-check up po si Clarissa inang. Sasamahan ko lang, sagot ni nanay. Bakit? Ako ang sasama dyan. Doon sa OB ko. Ikaw na muna ang bahala dyan sa bahay. Halika na Clarissa. Sunod-sunod na sambit ni Lola Lagring at walang nagawa si Nanay Linda, Papa Dudot. Pagdating sa klinik ay binigyan lamang ako ng pregnancy test kit. Pagkabot ko sa doktora ay napatingin siya sa akin. Nakikiusap ang mga mata kong huwag nang sabihin kay Lola Lagring. Pero paawang umiling si doktora. Positive po. Congratulations. I know na mahirap po ito dahil sa sitwasyon ni Clarissa. But please make sure that she and the baby gets healthy. Bibigyan ko po kayo ng bibilhing vitamins ha. Tuloy-tuloy na pagsasalita ni doktora. Trying to make the ambience light. Sa pagsakay namin ni Lola Lagring sa tricycle ay halos tumatak na ang mukha ko sa takip nito sa harapan dahil sa lakas ng pagkakadagok sa akin ni Lola. Pagdating sa bahay ay binalita na ni Lola ang resulta. Umiyak ang nanay. Pinalayas ako noon ni Lola pero nakiusap si nanay na huwag iyong gawin sa akin. Ayaw ko siyang matulad sa naging kapalaran ko. Hindi ko kayang itakwil ang anak ko inang. Aayusin namin to, sambit ng nanay habang patuloy sa pag-iyak. Bahala kayo, basta ayaw ko nang madatnan niyang malanding babae na yan pag uwi ko ha. At ayaw ko din niyang batang dinadala niyan. Galit na sambit ni Lola Lagring. Anong gusto niyong gawin ko inang? Ilaglag yung bata? Sagot ng nanay. Ewan ko sa inyo, wala akong pakialam kung anong gagawin ninyo basta ayaw ko niyan. Sigaw ni Lola Lagring habang papalayo sa gate ng bahay. Awang-awa ko noon kay Nanay Linda, Papa Dudot. At sobrang nasaktan ako para kay nanay. Nanay, sorry po. Mahal na mahal po kita. Hindi ko sinasadya nasaktan ka, nanay. Sorry po talaga. Sambit ko habang umiiyak at mahigpit ang pagkakayakap kay Nanay Linda. Tama na anak. Malalampasan natin to. Tutulungan ka ng nanay. Pinagtulungan namin ni Nanay Linda ang pagsubok na iyon, Papa Dudot. Kinausap niya si Jonathan at ang mga magulang nito nang pumunta sila sa aming bahay. Masaya po ako na kasal ang tugon ninyo sa sitwasyon ngayon. Pero hindi po ako papayag.
gusto ko pong makapagtapos muna sila ng pag-aaral. Makapagtrabaho si Jonathan at saka niya kunin ang mag-ina niya kung stable na siya. Paliwanag ni Nanay Linda. Hindi naman nag-object ang mga magulang ni Jonathan sa gustong mangyari ni Nanay. Itinago namin sa eskwelahan ang aking pagbubuntis. Hindi ako kumakain ng marami, wala rin akong vitamins na iniinom para hindi lumobo ng todo ang aking tiyan. Tanging ang malalapit kong kaibigan ang nasabihan ko tungkol sa aking pinagdaraanan. Patuloy kami sa pagdarasal ni Nanay Linda na sana'y dumating na ang araw ng graduation na hindi kami nabubuking ng eskwelahan. Bago pa man matapos ang klase ay nagpasa ako ng resume sa iba't ibang mga kumpanya. Kailangan ko ng trabaho pagkatapos kong manganak para hindi ako maging pabigat sa aking pamilya. Ang kumpanya nang tumawag at nag-request ng personal appearance pero dahil bilugan ako ay hindi ako makarampa papadudot. Nako, hindi pa po kasi tapos ang graduation namin. Madalas kong palusot. At dumating na ang pinakahihintay naming araw ni Nanay Linda papadudot. Ang aking graduation day. Pagkaabot ng aking diploma ay nakahinga na kami ng maluwag. Hindi na po nila pwedeng bawiin to nanay, sabi ko. Oo anak, atin na yan. Itago mo na, pabirong sabi ni nanay. By that time ay napatawad na rin ako ni Lola Lagring papadudot. Kinausap na niya ako matapos ang ilang buwan ng silent treatment. Hindi rin nagtagal ay nanganak ako papadudot. At ang nakakatawa, imbis na si Nanay Linda ang sumama sa akin sa ospital ay si Lola Lagring ang nagdala at nagbantay sa akin. Isang magandang anghel ang ibinigay ni Lord. Jonarisa ang pinangalan ko sa kanya. Pinaghalong pangalan namin ni Jonathan. Matapos akong mamahinga ng kalahating buwan ay naghanap na ulit ako ng trabaho papadudot. Sinuwerte naman ako na matanggap sa isang kilalang kumpanya. Higit na mataas ang sweldo ko sa call center pero ramdam ko na hindi iyon para sa akin. Naging busy ako sa trabaho papadudot kaya hindi ko nararamdamang dumadaan ang 6 na buwan mula ng unang araw ko sa trabaho. Sobrang nakakapagod pero masaya ako sa nakuha kong trabaho. Pag regular sa akin ay siyang taas din ang sweldo ko at ganda ng benefits. Dumating ang araw ng kaarawan ni Jonathan. Binati ko siya sa text noon ng Happy Birthday Joe. Sana lang mag-mature ka na. May anak na kasi tayo. Let us strive to be good parents, sabi ko sa text. Maya-maya lang ay nag-reply na si Jonathan. Isang mahabang reply na nagbigay ng formal closure sa aming relasyon. Nagalit si Jonathan sa sinabi kong sana ay mag-mature na siya. Sinong immature sa atin? Ikaw nga eh, hindi mo ko maipaglaban sa pamilya mo. Tumingin ka muna sa salamin bago mo ko sabihan ng immature ako. Ayaw ko na, itigil na natin to. Ayaw ko na ng communication sa'yo, reply ni Jonathan. You know what, Joe? I don't get your point of being mad. But I'm sorry and I will let you be. Tapos na tayo, reply ko sa kanya. Pagkatapos noon papadudot ay wala na akong ibang inatupag kung hindi trabaho at ang aking anak. Sinwerte lang din ako na loaded sa trabaho kaya madaling nakalimot kay Jonathan. Tumaas ang aking posisyon sa opisina, all the hard work paid off. Unti-unti na rin lumalaki si Jonarisa at katuwang ko pa rin si Nanay Linda at Lola Lagring sa pagpapalaki sa kanya. I make sure na naibibigay ko sa kanya ang pangangailangan niya habang lumalaki ang aking anak. Lalo kong nararamdaman kung gaano kasaya maging ina. Hindi ko na rin kailangan ng isang nobyo. Alagang-alaga kasi ako ng aking anak. Siyang maghahanda ng kape ko the following day kapag alam niyang puyat ako dahil sa trabaho. Siya rin ang nagpapainom ng gamot kapag may sakit ako. Magandang performance niya sa school papadudot. Na-accelerate pa nga siya ng 1 taon kahit na hindi pa siya natututukan sa pag-aaral. Tinuturuan ko siyang maging independent para hindi siya kawawa kung sakaling mawala man ako ng maaga. Hindi siya madamot na bata at hindi materialistic. Tulad ng ibang bata, may mga ginugusto ring laruan pero naiintindihan niya kung hindi namin bibilhin yon dahil walang budget o sobrang mahal ng gusto niya. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na hindi ko siya paghihigpitan.
Hahayaan ko siyang madapa pero tulad ng ginawa ni Nanay Linda sa akin ay tutulungan ko siyang bumangon muli. Hindi ko siya didiktahan bagkus ay pupunuin ko siya ng pangaral na magiging gabay niya sa buhay. Tuturuan ko siyang maging matatag para kayanin niya lahat ng unos. Pipilitin kong maging mabuting ina sa kanya so that she will do the same sa mga magiging anak niya. Ganun pala yun, Papa Dudot. Kapag naging nanay ka na, you become selfless. Nilalawakan mo ang iyong pangunawa at pinipilit mong maging matatag para sa mga anak mo. Yan ang natutunan ko kay Lola Lagring at Nanay Linda. Magkaiba man ang approach nila, ika nga, pero isa lang sila nang nais ang maayos na buhay para sa kanilang mga anak. Sana po ay mapili ninyo ang liham ko, Papa Dudot, at kapulutan ng aral ng libu-libo mong listeners. More power, mga kabarangay na nakikinig sa Barangay Love Stories number 1. And God bless. Proud single mom, Clarissa. Maraming salamat sa very inspirational letter mo, Clarissa. Maraming salamat din po sa aking ina at sa lahat ng mga nanay na tulad ni Aling Lagring, Nanay Linda at Clarissa ay piniling mas maging isang tunay na ina sa kanilang mga anak. Kung wala po ang guidance ninyo, hindi darami ang mga matitino at successful na tao dito sa mundo. We salute you, Inay, not only today but every waking days of our lives.